from Peter Ko in the Bilibid. Peter Ko. And the last delivery, sir, was 900 kilos. 900 kilos. Yun ba yung... yun ba yung nasa Zambales the time? Yung barko? Hindi po, no. Sir. No. Oh, pero yung 900 kilos, di ba ang nakuha lang doon? That's your information. Pero ang na-recover doon is only 20 kilos, I think? Yes, sir. Based on the information kasi, sir, ang shipment na yon na 900 kilos was delivered before, during the time of President Aquino pa. Yeah, so, tama. Katapos, sir, nung that time, sir, na diniliberan siya, siguro na-distribute niya yung drugs kasi based doon sa recovery nung cellphone niya, hindi na po nag-remit si Alin Alvarez sa drug money, sir. Tama. Hindi niya ni-remit, sir. Tama. Kaya may, ito ah, Colonel, nothing, ano ah, this is not conclusive. But there are theories that because Alvarez did not remit the actual amount and that 20 kilos that was recovered, that was the reason of Alvarez sa source niya na recover daw ng mga pulis yung 900 kilos. But the truth of the matter is that out of the 900 kilos, only 20 kilos was recovered. Pang show cost lang yon. Pang, kumbaga, pang alibay ni Alvarez sa source niya. Hindi ako quite sure, sir, kung ilan ang recovery or basta ang information, sir, hindi na, sir, na-remit yung pera. Okay, anyway. Basta hindi siya mabayad, di ba? Hindi na, sir, nagka-problema siya. And partly, sir, nagbayad siya kasi doon sa recovery ng cellphone niya, sir, the money is being remitted by his sister to Nova Parinug. Kasi ang Shabu, sir, nanggagaling po kay Peter Ko, pero diniligate na, sir, kay Kulangko yung pag-ship ng Shabu. Ang nagko-collect, sir, ng pera ng remittance, si Christy Alvarez, papunta, sir, kay Nova Parinug. Ah, okay, yun anyway. Nandun, sir, yung transaction sa cellphone niya. Anyway, and this evidence, sir, was collected, the Shabu, including all the evidences, was collected by the SOCO. Kasi yung operation na yun, sir, kanya-kanya po kami ng tasking. Ang tasking lang po ng CIDG doon is to apply for search warrant. Anyway, Colonel, may mga churi kasi, no? May mga churi din kasi with regards to it. Ang pinagmulan talaga nun dahil hindi siya bumayad. Hindi siya nag-remit ng dapat i-remit. Kaya yun, ang napala niya. Yun yung, I am not concluding, I had not conclusion, but yun yung sa grapevine, no? Sa grapevine na nakuha. Now, during your stint as the regional director of CIDG, may case ka ba na inarap noon? As a case filed against you? Yes, sir. I was filed with a murder case for the death of Mayor Espinosa and Raul Yap. In sorry? Sino yung isa? Raul Yap, sir. Sa Raul Yap. Yes, okay. So, Mayor Espinosa and Raul Yap. Naisuhan po kami ng warrant of arrest doon, sir. Yeah. And we were detained. Ano bang kaso? Murder? Murder, sir. So, you bailed? We filed for petition for review, sir. It was downgraded to homicide. So, we are able to file bail, sir. Pero nakulong ka rin? Yes, sir. 4 months. How long? 4 months. Saan? CIDG detention, sir. Because we applied for retention of the CIDG facility because marami pong kaming nahuli na sa Region 8 na nakakulong sa provincial jail. For security reasons. Yeah, I understand. Anyway, to Colonel Espinido, I will not put you off. You can answer this, yes or not, or you will not answer my question. Honorable Chair, sir, excuse po. Our case, sir, was filed by DOJ, but eventually we were
sentenced by the court for not guilty. We are acquitted for both counts. Yeah, you're exonerated in that case. Na-acquit po kami last October 21. October 6, 2021, sir. Yeah, October 6, 2021. None of us was found guilty or na found guilty sa case na yun, sir. Pero ilan kayo naka ang kinasuhan doon? 19, sir. 19. Pero ikaw 19, yung sir. Ha, sorry? 19, sir. 19. Yes, sir. Ikaw yung highest official. Yes, sir. Okay. Now, gusto ko ang balikan. Colonel Espiritu, hindi kailangan sagutin mo ako. Yes, sir. Yes or no, hindi kailangan. Pero, depende sa'yo kung sagutin mo. Is the cases that was filed and dismissed that you're mentioning, is one of those cases na kasama yung kay Colonel Marcos and the 19? None, sir. That is not? Wala, hindi kasali si Sir Marcos, sir. That is not part? Hindi, sir. So, iba pa yon. Iba, sir. Iba pa? Sigurado ka? Yes, sir. Sa filing of complaint ko sa DOJ, sa Rias kay Uniform Personnel at saka sa Nias, hindi ko natandaan yung pangalan ni Sir Marcos, sir. Okay. Sige. Okay. Thank you. Anyway, Colonel Marcos, at least, sinabi ni Colonel Espiritu na your name was not in the list, no? Sa kanyang memory is what in the list. Doon sa logbook ata, may logbook ka, no? May logbook siya, pero your name was not in the list. Opo, sir. Hindi naman po talaga, wala naman po talaga yung pangalan ko. Hindi. You cannot prove it because the list is with Colonel Espiritu and coming from the mouth of Colonel Espiritu that officers that was filed the cases may dismissal pero na-exonerate because of the order from sa taas. Dahan lang. Basta ang sinasabi ko lang po, pasalamat ka na sinasabi ngayon ni Colonel Espiritu na you're not in the list of those officers that was mentioned by him by the orders from taas was exonerated. Okay? Yes, sir. Okay. Okay, now, let me proceed with the... Wala kasi si Colonel Patay. Kaklase mo ba si Colonel Patay? Hindi, no? Class 96 ka, 97 siya, tama? Yes, sir. 97 po si Colonel Patay. Colonel Garma, do you have any knowledge, information, if Colonel Patay has a case? He told me that he has cases, facing mga cases po. Mr. May mga cases? Nagsabi siya noon sa akin, Mr. Chair. Okay, but you confirm also that he's in the class 97? Yes, Mr. Chair. Okay. So, Colonel Marcos, kaklase mo si Colonel Leonardo, tama? Yes, sir. Okay. Colonel Leonardo, do you confirm na kaklase mo po si ano? Correct po, Mr. Chair. Okay. Do you have also cases that was filed against you? May mga kaso ka ba? No nakaraan, except dun sa ano ah, before, that's why nag-turn back ka because you confirmed kanina kay Chairman Akop na you have a murder case. Homicide ba yun? O murder? Kaya na-turn back ka? Ano po? Murder po, sir. Murder. Okay. Pero, when you, after graduation from the PNP and your career, no, with the PNP until you resign, you retire, do you have a case? Meron po ako mga cases na naipile sa akin. Anong cases yun? Iba-iba po, Mr. Chair. Ito po ay yung mga bunga-pulong pagtatrabaho namin. Minsan na binabalikan po kami ng kaso. Pero ano yun? Murder? Homicide? Iba-iba po. Meron pong murder. Ito nga, tinatanong kita, iba-iba. Meron sa tingin ko po. Oh. Wala ka bang kasong murder? Meron during po. Stint? Oh. Colonel, ayaw ko... tinatanong kita diretso. Kasi ang simpleng sagot dapat, may kaso po ako na murder. May kaso po ako administrative lang. May kaso po. Apo, meron po. Napaka-defensive mo agad eh.
Pasensya po, Mr. Joy. Okay. Anyway, Mr. Chairman, last na lang to. Now, wala si Colonel Patay. Some of the invitees in the next hearing was moved by co-chair Dan Fernandez. Yung mga inibita mo kanina, nag-move ka to invite them. Ganito lang po. No, I have nothing against class 96 and 97 kasi maraming matitino eh. No, I have no judgment. Well, in fact, Portalisa was also class 97. Dunggail, now in detention, was also class 97. Kaklase din ni, di ba ma'am, kaklase mo si Dunggail. They were involved in the kidnapping dun sa Bacolod City, pero drugs din yon. Drugs din. Anyway, ganito. Kanina nung tinanong kayo ni Chairman Akop, on the day of June 28, 2016, you confirmed that you were there in Davao. Tama? Kanina? Kanina? Yes, Mr. Chair. Nandun kayo. Nandun yung kaklase mo rin, mga kaklase mo. May, yes, Mr. Not all, Chair. Not all. Yes, Mr. Chair. Colonel Leonardo, you confirm also kanina na nandun kayo, di ba? Hindi lang po ako sure sa date, Mr. Chair, pero nandun po ako. Ako, sigurado ako. Okay po, kung yun po ang ano. Oh, June 28, okay po, sigurado ako. Colonel Marcos, are you also present during the time, June 28, sa Davao, in that meeting? I cannot recall, sir, na nakatin ako ng meeting noon that date, sir. Parang wala, sir. Hindi ako sure, sir. Colonel Leonardo. Pero pumupunta po ako ng Davao, sir, because... Hindi, ito, Colonel Marcos. That was the time, 3 days before President Duterte assumes office. Hindi ko maalala kung sino pa nga. No, sir, I don't think so. Hindi ako, wala ka? Hindi ako pumunta nung petsa na yan, sir. Sigurado ka? Colonel Leonardo, is Colonel Marcos present during the time? Meron ikaw, po, ikaw lang kumbida eh. Totoo po yun. Meron pong mga classmate ko na nagpunta po ng Davao. Oh, is Colonel Marcos? Hindi lang po ako sure dun sa pecha, Mr. Chair. Ha, sorry? Hindi lang po ako sure dun sa pecha. Kung okay, sige. Hindi na natin pag-usapan pecha. Okay. Ganito na lang. Yung sinasabi mo, Colonel Garman, na pagtitipon dun sa Davao, that was June 28. Oh, sige, sabihin na natin. Yung pecha, hindi kayo sigurado. Pero si Chairman ako, sigurado siya. Dahil tinanong niya na kanina eh, di ba? Now, etong tanong. Anong lugar yon? Colonel Leonardo, anong lugar yon? Saan yon? Yung... Oh, Colonel Leonardo, ha? Teka. gusto mo ako pa magsasalita? I want you I want you to truthfully... Tell this committee. I will, Mr. Chair. Oh, what? Just give me a few minutes, a few seconds, Mr. Chair. Nire-recall ko lang po. Pasensya na po. Saan? Okay po sa inyo, Mr. Chair. Saan? Ang pagkakaalala ko, nagkita-kita po kasi kami dahil... saan muna? At tanong ko saan eh. Marami pong place na... Ano, yung hindi, yung June 28. Sabi ko lang sa iyo, ha. Ito, Colonel, ha. Pag nagsingon na rin ka, pasensyaan tayo dito. O, second floor kayo. Okay. Di ba? Doon po sa may DPWH sa office na unang office po ni PRRD po doon. Office ni PRRD. Tama? Tama po. Okay. So, Colonel Marcos, hindi mo matandaan, wala ka doon? Sigurado ka? Hindi ko lang po, Mr. Chair, matandaan yung date, pero nasa Davao po ako. Pero nakapunta ka rin doon? Nakapunta doon sa sinasabi ni Colonel Leonardo na lugar? Opo, nakapunta po. Nakapunta ka roon. Okay. So, Mr. Chairman, just for the record, nung sinabi ko na nasa second floor, natandaan ka agad ni Colonel Leonardo. At anyway, Mr. Chairman, I hope in the next hearing,
sabihin na po nila ng totoo kasi si Chairman Akop has also holdings about your meetings and I hope you will tell all, especially Colonel Leonardo and Colonel Garma. Kasi wala rin, may ipit din kayo dito just in case, alam niya ni Chairman Akop. I am giving you the chance, Colonel Leonardo. Kinoconfirm ko na po na... Oo nga, pati yung meetings niyo. Eh gusto mo, sabihin ko pa sa iyo, Chairman Akop, sabihin ko yung kung paano kayo nilagay? Chairman Akop, do you give me the... Kinoconfirm ko na po, Mr. Chairman. Kinoconfirm mo? Anyway, Mr. Chairman, into ko muna kasi I will just give them time also. Chairman Akop, okay lang ba? Okay lang sa iyo? Na I will just give them time na wag muna. Your choice, Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, Colonel Leonardo, alam mo, bibigyan ko kayo, mag-isip kayo ni, especially kayo, Colonel Garma. Kasi, ayaw din namin. Pero ako, tandaan nyo, we're doing this for the country. No? Ako, hindi naman ako tatakbo na eh. Chairman Barbers, hindi rin eh. But we're doing this for the country and I hope all of us should cooperate. Kasi, Colonel Leonardo, kung ikaw, anak mo, kapatid mo, asawa mo, grandson, granddaughter mo, ilista lang, nailagal sa drug list, tapos ambusin, tapos alubad sa atin, tanggalin yung pangalan. Oh, it happens. Diba? Kaya kanina sinasabi mong successful yung drug war, I don't believe in that. Ako, ayaw ko mangyari yun. We are doing this in aid of legislation so that we can legislate in the House in this 19th Congress para hindi na mangyari in the future administration, whoever sits in this government. Eh, ginagamit yung police. Diba? Kawawang police. Eh, sabi nga ni Colonel Espinito, mabuti nga. Ako, hindi rin ako naniniwala doon sa sinabi ni Colonel Espinito noong nakaraan that the PNP is the biggest group, crime group in this country. Kasi maraming matitinong police. But of course, kung politika na, yan ang problema. Diba? And I hope next hearing, pagtutulungan natin to. Kasi ako, sinasabi ko na, I don't want that my family, that my daughters, sons, granddaughters, grandchildren, na maranasan nila ang ganitong pangyayari. 6 years of dark era in this country. Eh, thousands yung namatay. Kaya ako, Mr. Chairman, I will just end this interpolation of this representation, but I hope in the next hearing, sana po, the resource persons will cooperate. And again, I have nothing against, ang dami ko pong kilalang class 96 din, ang dami ko rin kilalang class 97, class 98, yung kinakapatid ko po, class 2000, marami po akong kilala na matitinong.